Good morning sa inyo dyan sa studio at sa lahat ng ating mga ka-RSP team bahay na nakatutok ngayon. Ano ba ang inaasahan natin magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Martes, June 7? Tulad ng inaasahan natin, kahapon ay tuluyan na ngang nalusaw ang shallow low pressure area na nabuo sa inland seas ng Visayas. Isa sa dahilan nito yung pagkalusaw nito ay ang pagtulak ng umiiral ng ridge of high pressure area o yung extension ng isang high pressure na nasa labas ng eastern boundary ng Philippine Area of Responsibility. Magdadala ito ng maaliwalas at mainit na kalangitan lalo na sa eastern section ng Luzon. Asahan din natin sa mga susunod na araw ang muling paglakas ng southwest monsoon o habagat na nakakaapekto naman sa northern Luzon. Ngayong araw ng Martes dito sa Luzon, sa umaga ay makakaranas ng maaliwalas na kalangitan dito sa malaking bahagi ng Luzon. Maliban na lang sa Palawan at sa Mindoro na may mga mahinang pag-ulan ngayong aasahan sa umaga. Pagdating ng hapon, may mga inaasahan din tayong mga kalat-kalat na moderate to heavy rains dulot ng mga localized thunderstorms sa northern at central Luzon, Mimaropa, Calabarzon at ilang bahagi ng Bicol Region. Samantalang dito naman sa malaking bahagi ng Metro Manila, sa umaga ay may inaasahan din tayong pagsikat ng araw pero pagdating ng hapon ay magiging maulap na sa malaking bahagi nito na may mga posibleng pag-ulan sa may Camanaba area, ilang bahagi ng northeastern at southern section ng Metro Manila. Magiging maaliwalas din sa malaking bahagi ng Kabisayaan sa umaga. Sa hapon, may mga pag-ulan din tayong inaasahan sa malaking bahagi dulot ng mga localized thunderstorms na maaring magdala ng heavy to intense rains lalo na sa Panay Island, Negros Provinces, Leyte at Samar Provinces. Ganun din sa ilang bahagi ng Cebu at Bohol. May pagsikat ng araw sa umaga ang mararanasan sa malaking bahagi ng Mindanao habang may pag-ulan din ngayong umaga sa Zamboanga Peninsula at sa Sulu Archipelago. Pagdating ng hapon, may mga aasahang mga heavy to intense rains dulot ng mga localized thunderstorms sa malaking bahagi ng Mindanao. Kasama na dito ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, BARMM, Soksarjen at Davao Regions na maaaring magdulot ng mga pagbaha at landslides tulad ng naranasan kahapon sa iba't ibang parte ng Mindanao. Kaya po sa mga lalabas ng bahay, huwag pa rin kakalimutang magdala ng payong panangga sa init ng araw sa umaga hanggang tangali at mga kalat-kalat na pag-ulan na maaaring maranasan naman pagdating ng hapon. Walang gale warning na inilabas ang PAGASA sa anumang baybayin ng bansa ngayong araw ng Martes. Inaasahan nating moderate to rough o katamtaman hanggang sa maalon ang mga karagatan sa extreme northern at eastern Luzon, ganun din sa western seaboards ng Luzon. Slight to moderate naman o banayad hanggang sa katamtaman ang mga pag-alon sa mga natitirang karagatang nakapaligid sa bansa. Ito ang itsura ng ating kalangitang nakunan ko kanina. Ang pagiging mapula ng araw habang sumisikat ito ay di po dahil sa mga abong ibinuga mula sa Pulusan Volcano, kundi mula sa mga pollution o na nakasuspend o smog na malapit sa lupa. Bahagyang maulap na kalangitan ang sumalubong sa atin dito sa Metro Manila at sa mga kalapit na lalawigan ito ngayong araw ng Martes. Inaasahan din natin ngayong araw dito sa Metro Manila ay patuloy na makakaranas ang bahagyang maulap na may chance rin ng pagsikat ng araw hanggang tanghali. Pagdating ng hapon, may mga localized thunderstorms maaaring mabuo dito sa ilang bahagi ng Metro Manila tulad ng naranasan kahapon. Sa mga oras na ito ay nasa 27 degrees Celsius ang damang temperature dito sa Metro Manila with 74% humidity. Sumikat ang araw bago mag-alas 6 ng umaga, 5:26 a.m. Samantalang ang sunset naman mamayang 6:24 p.m. ng gabi. Halos 13 oras ang haba ng ating araw ngayon kung ikukumpara sa 11 oras na haba naman ng gabi. Mas mahabang oras ng araw, mas mainit at maalinsang ang panahon ang ating nararanasan sa buong bansa. Mas mainit ang karagatan sa paligid ito na siyang dahilan para mabuo ang mga low pressure area na maaring maging isang bagyo kalaunan. Kaya huwag na po tayo magtataka kung bakit nakakaranas tayo palagi ng mga pag-ulan lalo na sa hapon at gabi. Ako po si Edmond Rosales, nag-aatid sa inyo ng ating info weather ngayong araw ng Martes. Lagi maging handa, may bagyo man o wala. Mula po din sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.